Matapos ang pagbaligtad ni Katunying bilang isang loyalista at taga-suporta ng Marcos family, nagulantang ang lahat dahil si Katunying ay isa sa pinakamalaking PR partners ng administrasyon kahit pa noong nakaraang eleksyon. Kaya't matapos ang matapang na naging statement ni Vice President Sara ay nagsalita at bumaligtad na rin si Katunying. Pero ang kanyang pagbaligtad sa pagsuporta sa Marcos ay may kabayaran. Siguradong siya na ang isusunod na sisiraan ng reputasyon at kakasuhan. Ang pag-speak up ni Katunying is a welcome development. He was one of the biggest PR partners of this admin since election. There's really something wrong. This is no accident. Good luck na lang, Katunying. Siya na ang susunod na sisiraan ng reputasyon at kakasuhan pagkatapos gamitin. However, if this is just a strategy at nagkukunwari lang si Katunying as part of the plan, then this will not help both the admin and his career as influencer. Ganito lang kasi ang purpose ng mga hearing na yan, kaya ayaw na Inday Sara humarap at ayaw niyang ibigay ang gusto nila. Ang legislative branch kasi ay parang ine-expand pa nila ang power nila papuntang jurisdiction. Sa constitution kasi, ang purpose lang ng probe or inquiry ay in aid of legislation, in Tagalog, sa tulong ng paggawa ng batas. Pero ang realidad, nangyayari ay nagiging arena ang mga hearing na ito para makapaglinis-linisan, makapag-early campaign, makapag-grand slam, and mangbaba ng tao para maitaas ang sarili. In short, in aid of re-election, hindi naman napapaganda ang mga bills natin kundi yung mga bill yun nila. Hindi magpapagamit si Sara para masama nilang gawain at makalumang estilo para ma-maintain ang power. May ombudsman naman tayo ah, bakit hindi na lang dun? Magsasayang lang tayo ng electric bill, tapos sisigaw-sigaw lang naman si Paduano doon. Sayang ang mic na nagkukonsumo ng kuryente. Ngayon, naiintindihan nyo na. Hindi dahil ayaw niyang humarap at takot siya or may tinatago siya. Dahil ayaw niya lang ibigay ang gusto ng mga re-electionist na makaupo at makapang sa bansa natin. At ngayong isa-isa nang bumabaligtad ang mga loyalista at kakampi nila sa tulong na rin ni Vice President Sara na ma-expose ang katiwalian ng Marcos administration ay kailangan ng kumilos ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Handa na kaya ang Iglesia ni Cristo na matulad sa sinapit ng Kingdom of Jesus Christ? Narito ang full video, panoorin natin. Nagmensahe, no? Ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, natamaan! Nakaramdam! Pero basahin natin ang kanilang comment. Sabi niya, mensahe. The Armed Forces of the Philippines is a professional organization focused on its mandate to protect the people and the state. Sure kayo? Sa ngayon, sure kayo? Our personnel are loyal to the Constitution and the chain of command. Wow! Wow! Loyal kayo sa Constitution? Pero saan kayo nung nagbalak si Tambaluslos at mga buwaya na mag-charter change? Saan kayo, ha? Sa mga oras na nag-People's Initiative na binabayaran ang mga tao kapalit ang perma para baguhin ang konstitusyon, para tumagal sila sa pwesto, nasan kayo, AFP? Tapos sasabihin nyo ngayon, loyal to the Constitution and chain of commands? Diba? We are facing greater challenges that require the strength of a united country and armed forces. As a cornerstone of national stability, the AFP shall remain nonpartisan. Sure kaya? With utmost respect for our democratic institutions and civilian authority. So ganito po, mawalang galang na po mga nasa AFP. Paano yun? Ano ang gagawin?
kung grabe na ang korupsyon. Paano to, AFP? Na abusing of power na ang ginagawa ng House of Representative. Ano ang gagawin? Tama pa rin ba? Even our Vice President, wala silang respeto. Tama pa rin ba? We call for calm and resolve. And for everyone to hold on to our values of respect, nationalism that will guide us in these trying times. We reiterate our need to stand together against those who will try to break our bonds as Filipinos. Grabe. Bulag ang AFP. Manhid ba kayo? Hindi ba kayo nakakakita sa mga nangyayari ngayon, AFP? Grabe, apakabulag. Sobra. Alam niyo mga lords, kung ang vice president nga hindi nila maprotektahan at tinatrato nilang ganyan, papaano na lang kaya tayong mga ordinaryong Pilipino? Kaya sa AFP, 'di ba? Sana may bayag kayo. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Tignan niyo yung mga nangyayari ngayon. Yung mga katakot-takot na korupsyon. Dapat kayo hindi kayo nai-impluensyahan. Dapat kayo, nagsastand kayo para sa mga Pilipino, hindi para sa mga politiko. Nakatanggap po kasi kami ng dalawang sulat. Yung isang sulat po, bakit ka malungkot? Kay Congressman Pulong Duterte, kung saan ini-inform po niya ang committee na ang Vice President daw ay pinapayagan niya na mag-stay sa kanyang bisina. Malungkot na siya. At yung pangalawang sulat naman po, halata sa aura. Kami ng sulat galing po sa ating Vice President na payagan siya na mag-jogging sa vicinity ng House of Representatives. So ito pong dalawang sulat ay ating pong isinumite sa ating mga miyembro through Viber. Pinag-usapan po namin at amin pong tungkol sa aming pag-uusap sabi po ng mga miyembro natin ay hindi, wala naman po ito sa aming kamay dahil hindi naman po ito ay wala na po ito sa jurisdiction ng aming committee. Kaya napag-desisyonan po na ito po ay i-refer sa Sergeant at Arms. At yung nga po ang nangyari, ito po yung ni-refer namin, yung sulat sa Sergeant at Arms. Pero yung mga miyembro po ay after a while, nakatanggap na naman po tayo ng tawag sa mga miyembro at concern. Dahil nga po, meron daw mga nagpo-post ng mga sa Facebook tungkol po dito sa mga sulat. So medyo na-alarma po yung mga miyembro, kaya nag-request po ng Zoom meeting. At kami nga po ay nagkaroon ng special session through Zoom, via Zoom po. At doon po sa aming pag-uusap, ang isa nga po sa mga napag-usapan ay yung security risk. Hindi lamang po ng ating House of Representatives, pati na rin po ng ating Vice President. Kaya nga po na pag-desisyon na po ng mga miyembro ay ito po ay transfer doon sa pasilidad na mas may kapasidad at may kakayahan na ma-secure. Joel Chua. Remember the name, mga lords. Remember the name. Ano na, Joel Chua? Parang ano na, ramdam ko yung aura mo eh. No? Yung pagsasalita mo, parang matamlay ka ngayon ah. Hindi nyo nagustuhan ang mga nangyayari, no? Ano akala nyo? Akala nyo kasi, ma-easy-easy lang si VP Inday. Kaya kung ano-ano ang pinagagagawa mo, pinagagagawa nyo sa OVP at kay VP Inday ngayon. Labasan ng baho na yan. Ako, Joel Chua. Hindi ba habang panahon ay nasa posisyon ka? At hindi habang panahon, yung mga bumuboto sa'yo ay papabor sa'yo. Diba? Na-excite ako mga lang sa mga pwedeng mangyari sa mga buhaya na yan pag talagang nakabalik sa pwesto mga Duterte eh. Diba? Kaya tayo mga lords, no? Huwag na talaga tayo sa mga traitor, no? Sa mga magagamit,
Kaya remember natin yan, yung mga pangalan na yan, yung Jewel Chua. Ah. Sira na pangalan mo, Chong. Tapos ngayon, babait-baitan ka. Ngayong nadadamay na rin ang Iglesia ni Cristo sa mga nangyari ngayon sa administrasyon, gaya na lamang ng nangyari sa Kingdom of Jesus Christ, ay handa na rin ba si Katunying na resbakan nila Liza, Romualdez at BBM matapos ang kanyang pagbaligtad? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.